Welcome back to the channel, Pilipinas! This is my TBS XL100. Now, today we're going to have a basic maintenance. Magcha-change oil tayo. So yung XL100 natin is naka 1,600 na. So due na ulit for another change oil. Kalimutan ko yung interval eh. It's 500 and then after that 1,500 yata. Anyway, gusto ko lang change oil. So ang lagi kong pinapayo Pilipinas is to always use the recommended oil rating. Sa manual ko nakalagay 10W40. Pero sa manual ng iba na XL100 ang nakalagay is 10W40 at 10W30. Proven yan kasi sa forum or sa Facebook nag-screenshot ako ng manual ko, 10W40 nakalagay. And then yung isang TBS XL100 owner, sa manual din niya pinicturean niya 10W30. So hindi ko alam ko ano ba talaga recommended. So for now I'm going to use 10W30. Hindi ako specific sa mga oil brands, mas specific ako sa rating, which is kung ano yung recommended. Let me know sa comment section kung ano yung talagang recommended oil ng TVS XL100. I think pareho lang yan. Correct me if I'm wrong. This is XL100 Premium. And yung iba is yung standard model. Pareho namang 100cc makina niyan eh. Pero yun nga. Di natin alam ano ba talaga. Anyway, so today, 10W30, I'm going to show you kung gaano kasimple mag-change oil sa ating TBS XL100. Okay, so you need an oil, 900 milliliters. So this is 1 liter, pero kailangan mo lang 900. And alam ko rin, 900 nakalagay sa manual. Again, correct me if I'm wrong ulit. Lagi ako nagkakamali sa ganyan. Okay, so 900 gagamitin natin. I'm going to show you yung saan yung opening or yung oil drain plug. Okay, nasa ilalim yan ng ating engine. Review natin ha. So yung oil drain plug is 16. Gagamit tayo ng socket wrench para hindi bumilog. Sakit yan ng TVS XL100 eh. Bumibilog yung oil drain plug. So, socket wrench. Papakita ko sa inyo mamaya. And eto naman ang ating paglalagyan ng oil. Pabuksan natin yan. Diyan natin bubuhos yung oil. Okay. Tingnan natin yung gamit natin sa pagtanggal ng oil drain plug. This is a socket wrench. 16 ang size. Mas maganda gamitin to kaysa yung wrenches, no? Kasi closed socket wrench to. Hindi bibilog yung ating oil drain plug. Pero bumili na ako ng spare para sure tayo in the long run. Pero with this, sigurado naman hindi bibilog yan. Okay, that's what you need. And of course, drain bucket para sa oil. Ito funnel, yung funnel natin para madaling ilagay yung oil. Okay, luwagan natin ang ating oil drain pump. Siya nga pala, ang standard procedure ko when changing oil is pinapainit ko muna yung makina ng 2 minutes
paanda rin kung 2 minutes and then kinu-cool down ko siya ng 1 minute. So ang reason dun is para mas mabilis lumabas yung oil kapag medyo mainit. Hindi ganun kainit para mapasuka, pero warm enough para madaling lumabas, mag-flow yung oil. So na-warm up ko na siya kanina, 2 minutes, and then nag-cool down tayo ng 1 minute. So pwede na nating i-drain yung oil. Alright! Ooh. Okay, so meron ding oil retainer ang XL100. Now, pag tinanggal niyo yung drain plug, is babagsak to. Ito yung drain plug. Now, huwag kayo magpanik, madali na maikabit to. Kung nakikita niyo to, yung tube na yan, yan ilalagay mo pataas. May tube doon sa loob ng engine. So, sa ilalim to, ng cap pa ganyan. Pataas. Okay? Alright. So, tumulo na siya. Actually, may tumutulo pang konti. Pero, pwede na yan. So, babalik na natin yung oil retainer. Kapain natin. Kung masisilip nyo, so okay. Pero, madali naman makita. Ayan, pasok na agad. Ayan. So, hawakan nyo lang. Kasi, bumabagsak yan eh. Mayamaya. And then, yung cup o yung oil drain plug. Eto guys, kamayin nyo muna kasi pag hindi yan pumasok ng maganda, malu-loose thread. Madali naman kapain. So, kamay lang muna hanggang sa sumikip kasi mararamdaman mo naman kung hindi tama yung thread. So, ikot natin. Yan, pasok na siya. Nangyari sa akin yung before, years ago sa XRM ko. Ginamitan ko kagad ng socket wrench. Ayun, hindi pala sakto yung threads. Nung ginamitan ko na siya ng socket wrench na loose thread, so tumatagas yung oil. Hindi na naayos yun. Pinabayaan kong ganun. Okay, so masikip na. Pwede na natin gamitan ng socket wrench. Okay, again, 16. Close wrench. Huwag masyado mahigpit yun ha. Tamang torque lang. Sayang wala sa manual kung ilang torque newton or kilogram. Pero huwag masyadong masikip. Okay, nabalik na natin yung oil retainer sa ilalim. And yung drain plug. So, ito naman ang tatanggalin natin para may ilagay ang oil. O, gumagamit lang ako ng pag hindi kaya ng kamay. Gamit ako ng pliers. Dahan-dahan lang ha. Yan. So, pasahan. Okay. So, yung opening, minsan may mga alikabok yan. Linisin mo muna. Alright. So, gawa ka lang ng panel or kung meron kang mga laruan, pwede na yun. Sa panel, mailagay ng maigi yung oil. 900 milliliter. Check, malayo pa. Check, konting-konti na lang. Now, ano ba mangyayari kapag sobrang langis ang nilalagay sa makina? Ang problema doon is, pag sobrang na ilalagay natin, may pressure yan. Gumaandar ang engine, lalabas yung mga langis, tatagas kung saan siya pwede makalusot palabas. So, importante na sakto sa recommended na quantity ang ilalagay lagi sa makina. So, this is 1 liter, 900 ang kailangan natin. Ayan. So, tama lang yan. May natirang 100 milliliter. So, sakto na yun. Now, ang pagbabalik ng oil cap, huwag mong gagamitan ng pliers or anything. Kamay lang dapat yan. Ganun lang yon.
Okay. Alright, so may bago na siyang oil. Antarin natin. Alright. Successful ang ating pag-change oil, Pilipinas. So I hope may natutunan kayo kahit konti sa ating pag-maintain ng ating TBS XL100. So this is Beng of Adventure Pilipinas. Ride smart, ride safe, and make every day an adventure of your life.